Umaasa ang Russia na itutuloy ng Pilipinas ang pagbili ng military helicopter na naunang kinansila ng gobyerno. Ang sabi ng embahada ng Russia sa Pilipinas, handa na nga raw silang ipadala ang isa sa in-order na chopper. Nakatutok si JP Soriano. Noong 2021, kinansela ng Pilipinas ang kontrata sa pagbili ng 16 na military helicopters mula sa Russia. Pero sabi ni Russian Ambassador to the Philippines, Marat Pablo, hanggang ngayon, wala pang formal na abiso sa kanila ang Pilipinas. We are still expecting the official notification of the Philippine position. But the Russian position is wrong. We are still continuing to fulfill our obligation. Sabi ng Russia, matapos magbigay ng 2 bilyong pisong down payment ang Pilipinas, gumulong na ang produksyon ng mga helicopter. Ready na nga raw i-deliver ang isa sa mga ito. Not only we are ready to fulfill our obligation, we are just prepared unit, it means the helicopters, that it's ready to be delivered. That is why our position is very, very clear, and I think that it could be taken into consideration. Sa mga kontrata raw, may prosesong dapat nasusunod para sa pagkansela nito. We would like to see the position of the Filipino government. After that, we will discuss the same of the process of the same contractual obligation. I know that in any contract, should be mentioned how it could be solved in case of one of the parties would like to cancel it. Matatanda ang kinansela ng Pilipinas ang pagbili ng chopper dahil sa posibleng ipataw na sanctions ng Amerika matapos gerahin ng Russia ang Ukraine. Nitong Lunes, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na ikinagagalak nila ang pagkansela ng helicopter deal sa Russia. May plano rin daw ang Amerika na magbigay sa Pilipinas ng 100 milyong dolyar na assistance para pondohan ang AFP Modernization Program, kabilang na ang pagbili ng helicopter. Pwede rin daw itong gamitin ng Pilipinas bilang pang-offset sa 2 bilyong pisong down payment ng Pilipinas na sa bibilihin dapat na Russian helicopters. Patuloy pa rin hinihinga ng GMA News ng pahayag ang Department of National Defense tungkol sa mga sinabi ng Russian Ambassador. Sa mensaheng ipinadala ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana sa GMA News, sinabi niyang nabuo raw ni dating Pangulong Duterte ang desisyong kanselahin ang kontrata dahil sa banta ng Amerika na magpataw ng sanctions. Ani Lorenzana, maaring sabihin na terminate nga ang kontrata nang walang sapat na abiso sa Russia, pero meron daw maituturing na force majeure o yung hindi inaasahang pangyayari na pwedeng maging basihan para di ituloy ang kontrata. Ayon daw sa ilang eksperto, maituturing na force majeure ang ginawang pag-atake ng Russia sa bansang Ukraine. Hinihingi rin namin ang pahayag na Malacanang kaugnay sa mga sinabi ng Russia. JP Soriano, nakatutok 24 oras.